Magandang araw po sa inyong lahat. Kahapon lang may kausap ako na isang tao at ang sabi niya sa akin, ipagdasal mo naman ako, pag yumaman ako, tutulong ako sa kapwa ko. Eh ang daming beses ko nang narinig ang ganitong pangungusap, pag yumaman ako, tutulong ako. Kaya agad-agad hinamon ko siya ang sabi ko sa kanya, bakit ka pa maghihintay na yumaman ka para tumulong ka? Hindi ka ba makakatulong ngayon na? Alam niyo po mga kapatid, marami sa atin ang may hangarin na tumulong sa mga mahihirap. Marami sa atin ang naaawa at nagkakaroon ng pagnanasa na dumamay sa mga taong nakikita nating nangangailangan. Pero tanungin natin ang ating sarili, tayo ba ay sinasabihan ng Diyos na pag yumaman pa, saka tayo tutulong? Eh paano kung hindi ka yumaman, hindi ka natutulong sa buhay mo? Unang-una, yung mga nangangailangan ng tulong ay nangangailangan ng tulong ngayon. Kapag hinintay mo pang yumaman ka at walang nakakaalam kung kailan na yan mangyayari, baka yung dapat mong tulungan ay patay na. Sino pang tutulungan mo? At pangalawa, sabi ko nga, paano kung hindi ka yumaman? Ibig sabihin, excuse ka na sa pagtulong sa iyong kapwa. Alam po natin mga kapatid, yung pagtulong sa kapwa ay pananagutan natin sa Diyos. Yung pagtulong sa mga mahihirap ay tanda ng ating pagiging Kristiyano, tagasunod ni Kristo. Ang Panginoong Jesus, nang tumulong naman siya sa kapwa niya, hindi siya tumulong sa malaking bagay o sa maraming bagay. Ang ginawa lang niya mga simpleng bagay na pinagmulan ng himala ng pagmamahal. Siguro naaalala niyo po yung nagpakain siya ng maraming tao, di ba? Ang ginamit ng Panginoon, 5 tinapay, 2 isda. At ang kanyang hangarin, ang kanyang magandang intensyon ay pinagpala ng Ama sa Langit. Si Mother Teresa, sinasabi niya sa atin, napakaganda. Ang tutulungan natin ay yung taong nakikita natin sa tabi natin, sa harap natin o nadadaanan natin sa lansangan, yung malapit sa atin. Hindi tayo hinihinga na tumulong sa mga tao sa Africa o magpakain ng lahat ng bata sa Mindanao. Tayo ay hinihingan lang na magmahal sa isang tao, one person at a time. Hindi pang maramihan, hindi kailangan maging mayaman, nag-uumapaw para ikaw ay makatulong. Hindi ako naniniwala doon sa mga nagsasabi na pag yumaman sila, sila ay tutulong sa kanilang kapwa. Ang alam ko, kapag ikaw ay tumulong sa iyong kapwa, doon ka yayaman. Baligtad, di po ba? Kapag ikaw ay tumulong sa iyong kapwa, bagamat simple ka, mahirap ka din, may sarili ka rin pangangailangan, yayaman ka sa kaibigan, yayaman ka sa respeto, yayaman ka sa pagmamahal. Sa totoo lang, nakakita na ba talaga kayo na lahat ng mayayaman tumutulong sa kapwa? Di ba hindi naman? Maraming mayayaman hindi naman tumutulong sa kapwa sapagkat wala naman silang pakialam. Ang nakikita ko na maraming tumutulong ay yung mula sa mga simpleng buhay pero nais talagang makatulong sa kapwa. Yung mga tao na sapat lang din naman yung kakayahan pero alam nila na hindi nila maatim, na hindi nila maibahagi ang kanilang kayang ibahagi sa mga taong nasa paligid nila. Mga simpleng tao na bukas ang puso, mga simpleng tao na bukas palad, yan ang talagang tumutulong. Ang mga magulang ko ang aking modelo sa pagtulong at sa pagmamahal sa mahihirap. Kahit kailan hindi ko narinig sa aming mga magulang, kapag yumaman tayo, saka tayo tutulong. Sa halip, nakita ko sa kanila, mula sa aming kasimplihan, kung ano yung maitutulong namin sa aming kapwa, ginagawa nila, ibinibigay nila. At sa katotohanan lang, nang mamatay sila, wala silang ipon, wala silang mansyon, wala silang sasakyan, wala silang lupa, at wala rin naman silang naipamana sa amin ng mga ganitong bagay. Pero hanggang ngayon, bukang bibig sila ng aming mga kapitbahay,
dahil sa pagmamahal nila sa kapwa at sa kanilang kabutihan ng puso. God loves a cheerful giver. Mahal ng Diyos ang taong magiliw na nagbibigay. Hindi sinabi sa Bible na God loves a rich person who gives. Bakit? Sapagkat hindi naman kailangang maging mayaman nga para tumulong. Kailangan lang gustuhin mo. Ikaw ba nakakatanggap ng biyaya? Tanungin mo ang sarili mo. At huwag kang magsisinungaling na hindi, sapagkat lahat tayo tumatanggap ng biyaya ng Diyos. Pag sinabi mong oo, ayun ang susi. Dahil ikaw ay nakakatanggap ng biyaya, ibig sabihin, may biyaya ka din na pwedeng ibahagi sa iba. Maaring maliit na biyaya yan, katiting na biyaya, pero hindi mo yan dapat ipagkait o ipagdamot. Minsan, sapat lang ang nasa sa atin. Pero yan ang hinihingi ng Panginoon. Kung ano lang yung sapat, kung ano lang yung ayon sa kalooban mo at sa kakayahan mo, yan lang ibigay mo. God does not demand the impossible. He delights in a cheerful heart. Hindi sinabi ng Panginoon, ako'y natutuwa sa mayamang nagbibigay. Ang sabi ng Panginoon, ako'y natutuwa sa taong nagbibigay. Hanggang sa muli, God bless you. Pagnilayan natin ang mga bagay na ito at maging masaya tayo na magbigay, tumulong, makiramay sa ating kapwa. Amen.